kasama ang ilang miyembro ng media, pumasok sa KOJC compound ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Israelito Torion. Ipapakita sana niya ang muli pag-ukay ng mga pulis sa basement ng Jose Maria College Foundation para hanapin ang nagtatagong si Pastor Apollo Kibuloy. Ang lalim na ng kanilang hinukay, 8 meters na, nakakasira na ng structural stability ng aming JMC building. Hindi na ito tama. Ang dala nila, arrest warrant lang. Pero humarang agad ang mga pulis at hindi rin pinayag ang makapasok ang media. May pinakitang larawan ang abogado ng malaking hukay na ginawa ang muno ng mga pulis sa basement ng JMC mula umano sa kanyang mga source. Hamon ng hepe ng Davao Police Regional Office kay Torion, patunayan ang kanyang sinasabi. Ilabas nila yung nagbigay ng photo at pakita niya rin ang, alam niya ang batas paano dyan. Ilabas niya yung taong nagbigay at bigyan niya rin ng sworn statement kasi kaya kong gawin yan sa loob ng Photoshop. Let him prove that. Sinubukan ng grupo ni Attorney Torion ang dalawa pang posibleng daan papuntang basement ng JMC building. Isa sa sinusubukang pasukin ng grupo ni Attorney Israelito Torion ay itong main cathedral ng KOJC dito sa kanilang compound. Pero maging dito ay sila ay hinarang ng mga pulis. Nais patunayan o nais malaman ng abogado ng KOJC kung may paghukay din na ginagawa dito ang mga pulis. At sinasabing itong main cathedral ay isa sa ginagamit niya yung advanced command post ng PNP. Pero hinarang sila ng mga pulis. Pinasok naman ng mga pulis itong Lunes ng hapon ang gusali ng Bible School sa KOJC compound. Matapos makatanggap ng impormasyong, naroon ang mismong kwarto ni Kibuloy. Positive, nandun ang kwarto, wala lang ang tao. Kwarto na napakaganda, base sa mga gamit na nandun, ay kwarto na isang lalaki na tumutugma sa pangangatawan at size ng mga sapatos at mga gamit ni Apollo Kibuloy na napaliligiran ng iba pang mga maliliit na kwarto ng mga babae naman, base naman sa mga nakita nating mga gamit. Sabi ni Tore, nantala ng halos kalahating oras ang kanilang pagpasok dahil hinaras umano sila ng ilang taga-KOJC. Sa 60 babaeng pulis, 10 lamang ang nakapasok. Sa isang bahagi ng gusali, nadiskubre ang iba pang kwarto ng mga babae. Naroon ang 10 hanggang 15 minor de edad umanong babae na walang mga kasamang magulang. Ano ito sir? Possible biktima ng human trafficking? Possibly. Possibly. But it will be for proper verification and declaration of the proper authorities. May mga bata talaga doon kasi part 'yun ng ating ministry po ng KOJC. Meron nga silang Children's Joy Foundation that they actually cater to orphans. Pero duda kami, baka meron na naman silang plinant dito na mga bata na hindi nga stay dito. Samantala, iniimbestigahan na ng Commission on Human Rights ang mga alegasyon ng human rights violation sa police operation sa KOJC compound. Our regional office is still conducting its investigation and we expect the regional office to submit its recommendation the sooner. Pero disidido ang Davao PNP na hindi titigil sa paghahanap hanggat hindi naaaresto si Kibuloy. Ayon kay General Tore, posibleng lumampas pa sa isang buwan ang kanilang operasyon sa KOJC compound. Dennis Datu, ABS-CBN News, Davao City. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.